courage, integrity, and loyalty to the service. Yan daw ang gustong ipairal ng kasalukuyang officer in charge ng Bureau of Corrections. Uunahin kong i-reform ang mga tao ko. Pagtulungan nating baguhin ang Bucor. Yan ang mga sinabi ni retired AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang Jr. na siya ngayong OIC ng Bucor. Sir, siya nawa. Dalangin po namin ay magtagumpay po kayo. Kayong na nga sana ang may tapang at integridad na makapaglilinis at makapagpapatino sa New Bilibid Prison at lahat ng mga bilangguan sa ilalim ng Bureau of Corrections. Sana true. Sana nga this time true na. Dahil ilang beses na po naming narinig ang mga pangakong yan. Karaniwan na po nating napapakinggan, di po ba, ang mga pangako at babala ng mga kauupo pa lamang na pinuno sa Bucor. At gaya nga po ng pangkaraniwan, sinabi rin po ni Katapang ang mga katagang ito sa unang Oplan Galugad na ginawa nila sa Bilibid. Ito nga po'y bunsod ng resulta po ng autopsy report na ginawa ni Dr. Raquel Fortun na nagsabing nakitaan ang palatandaan ng paggamit ng shabu si Elias Jun Villamor nung siya'y mapatay sa loob ng selda. Sa Oplan Galugad po ni OIC Katapang, nakakuha sila ng pake-paketeng shabu, higit 7,500 po na lata ng beer, mahigit 1,000 cellphones, mahigit na 1,000 deadly weapons, at mga gamit sa sugal. Sa tuwing makakapanood po tayo ng ganitong mga eksena at mga nakumpiska sa mga sinasabing paggagalugad sa loob ng Bilibid, iisa ang tanong natin sa ating pong isipan. Paano nga naman naipasok ang mga kontrabandong iyan sa mga selda ng bilanggo? 7,500 na mahigit na lata ng beer? Libo-libong cellphones? Hindi na nga po bago ang mga kwentong ito dahil sa annual report mismo ng Department of Justice, halos taon-taon po ay kasama sa sinasabing accomplishment ng Bureau of Corrections ang kanilang tinatawag na Search and Confiscation of Contrabands. Katunayan, noong 2004, nagpakabit na raw ang Bureau of Corrections ng Closed Circuit Television Cameras o CCTV sa loob ng Bilibid Compound na siya umanong naging susi din para makakumpiska ng cellphones, deadly weapons, illegal na droga, alak at mga gamit sa sugal. At halos taon-taon nga po, yun at yun pa rin ang sinasabi po sa annual report. Pagkakakumpiska ng cellphones, deadly weapons, illegal na droga, alak at mga gamit sa sugal. Noong pong taong 2011, ipinangalandakan po ng Bureau of Corrections na sila ay gumagamit na ng mga aso o canine sniffing dogs bilang bahagi ng pinalakas na kampanya kontra illegal na droga sa loob ng Bilibid. Sandali lang. Anyari? Sa CCTV at sa canine sniffing dogs. Kung taon-taon kanila pong pinatitindi ang kampanya laban sa mga illegal na gawain sa loob ng pinakamalaking piitan sa buong Pilipinas, abay nabulaga ang lahat nang magsagawa ng malawakang mga raid noong December ng 2014 ang noon ay Secretary ng Department of Justice na isang Leila De Lima. Tumambad sa mga otoridad ang magagarang mga kubol ng ilang high-profile inmates sa maximum security compound ng Bilibid. Maximum, ibig sabihin, kulungan na may pinakamahigpit na pagbabantay.
natuklasan sa kubol ni convicted drug lord Peter Co ang isang sauna, widescreen television sets, Wi-Fi connection, split-type air conditioning units, cell phones, laptops, appliances, money counting machine, pambilang ng pera ha, mga armas, at perang nagkakahalaga ng 1.4 milyon pesos. Sa kubol naman ng assistant ni Peter Co na si Jojo Baligad ay meron pong bathtub, may bar, may kusina, may video game console, life-size sex doll, perang nakatago sa isang Louis Vuitton na cash box, at mga shabu at illegal na droga. Samantala po namang nadiskubre ang The Aircon na music studio na meron pang entablado at top-of-the-line equipment sa kubol ng convicted gang leader na si Herbert Culanco. Meron pa siyang sariling generator and music studio. Ano ho? Kasi nga naman, pag nag-brown out, tuloy ang gig. Sa tabi ho namang kwarto, natagpuan naman ang tatlong kahadiyero ni Culanco na naglalaman ng mga mamahaling relo gaya ng Rolex at Patek Philippe na tadtad ng mga diamante. Maging mga wallet na Prada, Hermes, Louis Vuitton na may lamang pera. Hindi lamang peso kundi US at Hong Kong dollars. Wala umanong nalalaman noon si Franklin Jesus Bucayo na noon nga po'y Director General ng Bureau of Corrections sa mga parties, concerts at ilang pang aktibidad na nangyayari mismo sa loob ng Bilibid Compound. At meron daw umano siyang superintendent na namamahala dito. Pero tinatanggap daw po ni Bucayo na posibleng may kinalaman ang ibang tauhan sa Bilibid kung kaya't nakapasok ang mga bawal na gamit sa loob. Nakita niyo yung dami ho ng mga gamit na iyon? Hindi rin siya agad nagbitiw sa pwesto noon dahil anya, dinatnan na po daw nila na ganoon ang sistema. At siya mismo ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga reforma. Matapos malantad ang marangya at maluluhong pamumuhay ng mga drug lord at mga leader ng mga sindikatong kriminal sa loob ng MBP, nagpatuloy ang mga search and confiscation habang nagpatuloy din ang pagpapalit sa liderato ng MBP. Sa pagpasok po ng Administrasyong Duterte, nagkaroon ng tatlong Director General ang Bucor hanggat sa na-appoint na si Nicanor Faeldon. Sa panunungkulan po ni Nicanor Faeldon, pumutok ang kontrobersya sa sinasabing umano'y anomalya sa Good Conduct Time Allowance o GCTA ng mga bilanggo. Nabunyag kasi na sa pagpapairal po ng Bucor sa Good Conduct Time Allowance Law, may mga umano'y kriminal na convicted sa salang heinous crimes o mga karumal-dumal na krimen ang pinayagang makalaya ng mas maaga. Kabilang sa mga umano'y pinayagan daw ni Faeldon na maproseso ay ang pagpapalaya kay rape murder convict Antonio Sanchez na kinalaunan po naman ay pinigilan din ni Faeldon. Ganun pa man, sinibak ni Pangulong Duterte si Faeldon sa pwesto dahil umano'y sa pagsuway sa kanyang order na itigil ang pagpapalaya sa mga bilanggo hanggat walang kautusan mula sa DOJ o sa Office of the President. Pinaimbestigahan din ng Pangulong Duterte noon sa DOJ at Bucor dahil nga po sa posibleng korupsyon na nangyayari kaugnay po ng pagpapalaya sa heinous crimes convict. Then, Nicanor Faeldon is out and General Bantag is in. Agad na kumilos ang dating jail warden at BJMP regional director bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Duterte, nalinisin at isaayos ang Bucor.
nangako si Bantag na kanyang sisiguraduhin na hindi na mauulit ang mga dating kontrobersya at hindi raw siya mag-aahit ng balbas hanggat hindi natutugunan ang korupsyon at ibang pang mga problema sa loob ng kanilang kawanihan. Sinabi rin niya umano sa mga opisyal ng Bucor na kung may magbibigay sa kanya ng pera, ito'y kanyang kakatayin. Kasama sa mga reformang ipinatupad ni Bantag ay ang pagpapatalsik sa 300 gwardiya ng Bilibid na kung saan naman ang kanyang ipinalit ay mga miyembro ng pulisya at mga tauhan niya sa BJMP. Kanyang sinundan ito ng paggiba sa mga kubol, mga barong-barong at ilang pang ilegal na estruktura sa loob ng Bilibid. Regular din daw ang pagsasagawa ng hindi Oplan Galugad kundi tinawag niya namang Operation Greyhound na nakatuon sa search and confiscation maging destruction ng mga kontrabando gaya ng shabay-shabay, cellphones, deadly weapons, illegal na droga, alak at mga gamit sa sugal. Yung pa rin, same-same na mga kinukumpiska. Mula 2019 hanggang 2021, libo-libong mga kontrabando po umano ang kanilang nakumpiska sa mga piitan. At ito na nga po, nitong Oktubre 21, pinasuspinde ni Pangulong Marcos Jr. si Director General Bantag dahil nga sa kontrobersya, ano ho, dito po sa pagkamatay ng isang bilanggo sa maximum security compound na nagngangalang Cristito Palanya Jr. alias Jun Villamor, na siya palang tumayong middleman sa pagkuha ng hitman na pumatay sa broadcaster na si Percy Mabasa. At ngayon nga, ang tumatayong Director General ng Bucor ay si Gregorio Katapang, na nagsagawa nga ng kanyang unang Oplan Galugad kung saan nakakuha ulit ng 7,500 po na lata ng beer, mga alak, higit 1,000 cellphones, higit 1,000 deadly weapons, at mga gamit sa sugal na naman. Nanganghulugan po na ang mga kontrabandong ito ay hawak na po ng mga bilanggo noong pamang panahon ni Bantag. At heto na nga po tayo ngayon. Ang mga sinasabi ho ng mga unang naging direktor ng Bucor ay inuulit lamang ngayon ni OIC Katapang. Hindi na nga po itinago ni OIC Katapang ang ika niya'y ulo at galamay ng illegal na operasyon sa loob ng Bilibid. Tataka kayo, kaya galit na galit si Bantag sa akin pala. Eh, tinanggal ko yung kanyang chain of command. Una, nasibak siya, di ba? Naputol ang ulo. Pero nandun pa yung galamay. So, analysis ko, kailangan isama ko yung galamay, maputol din. Maring tama po ang analysis ni OIC Katapang. But, sir, with all due respect, dapat laliman pa po ninyo ang inyong pag-aanalisa sa problema ng pamamalakad sa Bilibid. Bagamat ang pagpupuslit ng mga kontrabando sa loob ng mga piitan ay maiuugnay sa korupsyon na pinakikinabangan po naman ng mga sinasabi po niyang ulot galamay, ang pinag-uugatan nito ay ang depekto sa istruktura sa pangangasiwa sa New Bilibid Prison at Bureau of Corrections. May mga malalimang pag-aaral ng ginawa tungkol sa mga depektong ito. At ang depekto ay hindi lamang sa pisikal na istruktura ng mga kulungan sa ilalim po ng Bureau of Corrections, kundi sa istruktura o kabuuan ng pangasiwaan sa ating mga piitan. Nasa pagkukusa lamang ngayon ninyo, sir, o ay si Katapang,
na pag-aralang mabuti at pagkonsulta sa mga ginawang pag-aaral ng mga dalubhasa. Kung hindi, eh magiging same-same na lamang. Paulit-ulit na lamang at lalabas na ang Oplan Galugad ay forever. At kami po ay maghihintay na lamang ng susunod na papalit sa inyo o ay si Katapang. Think about it. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.